Hello guys. Good morning. Nandito na naman po tayo muli. At ito na naman ang isang uri ng pagkakataon na gagawa tayo muli ng isang video. At para din ma-share sa atin mga tagapanood at atin mga kababayan, baka sakali sila ay matuto rin sa ganitong pagkakataon. At maalam din nila ang uri ng isang bagay na hindi din natin minsan na pag-aralan pa o natutunan o nalaman sa atin sarili. Ngunit malalaman natin pala sa mga iba natin mga kababayan, iba natin mga kaibigan at nakapagbibigay din sila ng share sa atin para tayo'y matuto. At maraming salamat pala sa mga taong nakakapagbigay sa atin ng kaalaman. Marami po sila na nakakapagbigay sa atin para din tayo matuto at magkaroon din ng pangunawa tungkol sa mga bagay na ganito. Ito pala ay isang uri ng bato na karamihan ay kadalasan ay napapanood ko sa isang mga video sa YouTube na ang ating bansa, ang Pilipinas ay mayaman sa bulkan. Ako ay naniniwala sa pagkakataong ito na ang bansa natin ay napakayaman sa lahat ng mineral. Kagaya ng iba pa natin makikita ng mga element sa ating kapaligiran na mayroon pala halaga. Ngunit sa atin ay hindi natin pinapansin na yan pala ay makakatulong at magkakaroon pala ng pagkakataon sana kung mapapag alaman natin na ang bagay na yun ay may halaga para makapagbigay sa atin ng kabuhayan. Sa simpleng salita ay kabuhayan, yun naman talagang pangarap natin eh, kabuhayan para tayo ay medyo makaahon kung ano man ang kalagayan natin ngayon. Sa ganitong uri ng video, i-share ko kung ano ito. Ito ay isang uri ng elemento na galing sa bulkan. I think ito ay kimberlites. Nakakapagtaka na ang bakit ang dami ng specimen na kanyang na kapaloob kagaya nito. I think this is a gray carbonado and then that white is, I hope sana maging diamond eh. Napakasarap siguro kung magkaroon ito ng uri ng diamond na kasama dito dahil I sure kimberlite is a hug of element of carbonado stone. Itong bato na to I sure this is a kimberlite. Makikita nyo naman ang kanyang itsura. Napakaraming specimen. Iba-ibang uri ng kulay ng kanyang component. Ito, alam ko ito ay napakalaking bato ngunit nabasag. Siguro sa friction sa lakas ng ng tubig or landslide. Kaya naging na lang siya. Naging bahagi na lang siya. At ito ay natagpuan ko sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Eh, makikita ko siya. Kaya dahil nga medyo nagkakaroon na rin ako ng kaalaman, inusisa ko at binigyan ko siya ng pansin, dinala ko sa bahay ko at pinag-aralan ko siya kung anong uri ng klase itong bagay. Ngayon, napagtanto ko, napakaganda eh. Makikita natin na iba-ibang kulay at saka ito ay suspected carbonado stone. Dahil I sure this is a kimberlite stone. Galing ito sa bulkan. Makikita nyo naman na iba-ibang specimen ang kanyang nakapaloob dito. May crystal, may dark, may white, and then black. I hope that is white is diamond. That gray is sure carbonado stone. And the other way, a red, sure. Is carbonado stone only. Again,
sana magkaroon din tayo ng kaisipan sa ating sarili na tayo'y huwag mapokus lamang sa atin kung paano tayo nakakaalam sa ating sarili. Ngunit napakabuti siguro kung tayo tatanggap ng kaalaman din sa ating kapaligiran, sa ating mga kaibigan na nakapagbibigay ng kaalaman tungkol dito, makakatulong ito sa atin. Na pagdating ng isang bagay, nakakakita ka ng isang bagay na napakahalaga, bibigyan mo ng pansin at magkakaroon ka ng kaalaman at matututo ka rin at para ibahagi mo rin ang iyong sarili sa kapwa mo at magkaroon din tayo ng kaalaman para makatulong sa ating mga kaibigan. Para din sila ay matuto. Sa uri ng pagkakataon ito, sinishare ko sa inyo para makapagbigay din ako at makapag-share na sana matuto, unti-unti tayo matuto at magising na hindi pala sa isang bagay na dapat tayo iumasa sa ating sarili. Kaya nagpapasalamat ako sa pagkakataon ito, nagkaroon ng mga sharing video at nakakapanood tayo at natututo din tayo at nalalaman natin higit sa lahat yung mga pangalan ng isang bagay. Napakahalaga yun. Kahit alam natin ng isang bagay, kung hindi naman natin alam ang pangalan, medyo may kulang. Kaya kailangan i-motivate natin ang ating kaalaman. Itong uri ng pagkakataon na sinishare ko sa inyo, hope na makakatulong ito sa inyo. Pasalamat ako sana magkaroon din kayo ng atensyon sa inyong kapaligiran. Baka sakali magkaroon din kayo ng pagkakataon na matuto. Kagaya ko, unti-unti ako natututo dahil sa mga sinishare ng iba. Tinatanggap ko kasi ang mga kaalaman ng ibang tao at ina-apply ko sa sarili ko. Hindi masama na i-apply natin ng atin naririnig, atin natutunan sa atin mga sarili para din tayo matuto at maging bihasa din tayo sa ating kapaligiran. So, thank you at maraming salamat. At sana manatili tayong safe at saka good health sa inyong lahat. God bless. At thank you.